Ngayon ang una natin gagawin ay piprituhin muna natin ang isda. Ang isda ang gagamitin natin ay dapat yung medyo malaman, yung medyo makapal yung laman para suwak doon sa gagawin natin ng piste. Yan, piprituhin muna natin ang isda. Kunti lang itong lulutuin kong isda kasi kunti lang naman, ako lang naman ang kakain, kaya kunti lang ito. Pero kung gusto niyo magluto ng pangmaramihan, halos walang pinagkaiba ang procedure nito. Yan. A few minutes later. Yan, balik-tarin na natin. Siguraduhin niyo na dapat ay mainit na mainit na yung mantika para kapag naglagay kayo ng isda, tuwis na agad siya at hindi na siya kakapit doon sa kawali. Ganoon ang sikreto ng pagkwito ng isda. Kahit hindi na stick ang kawali, basta mainit na mainit na, okay na yun. Okay, yan. O, tingnan nyo. Wow! So, set aside na muna natin. Lagyan natin yung papel para absorb nyo yung mantika. Ayun, pagkatapos prituhin ang isda, ngayon ay gigisa naman tayo ng bawang sibuyas at saka yung siling green para doon sa sauce ng piste. Okay? Sundan nyo lang itong proseso kung paano nga magawa ng piste at simple lang, halos pang bahay lang ang aking mga recipe. Walang kakaiba, walang special, kaya ano lang ito, lutong bahay lang. At ka-afford na afford ninyo yung budget. Yan, gigisa natin ng bawang, sibuyas. At yan, sabay na natin yung black beans o yung tausi para sa pag-isa. Para dire-diretso na siya. Okay, lagyan na natin ng tuyo. Yan, kunting tuyo lang. Tapos oyster sauce. Ayan, konting oyster sauce lang din. Tubig. Ayan, tapos haluin. Tapos konting asukal para mag-blend yung alat at saka yung lahat ng mga sangka para mag-blend siya. Ayan, tapos yan, lagyan natin ng ganito ng pampalasa. Kinisa mix ang nilalagay ko kasi hindi na ako naglalagay ng pietchen. Yan yung pinakang dual purpose. Yan, maghalo tayo ng cassava starch. Ang cassava starch ay maganda para sa pampalabot. Kahit anong klase ng pampalabot, cassava starch kasi naglalast ang pagiging sticky ng cassava starch, unlike doon sa corn starch. Yan, maglalagay na tayo ng konting ano lang, cassava starch para maging malapot yung sauce ng fish stick. Yan. Kapag nakuha na yung tamang yan, no? Yan. Kapag ka nakuha na yung tamang texture ng lapot ng sauce, ilalagay na natin yung isdang prinito. Yan. Lalagay natin. Tapos sa antayin lang natin na kumulo ng may ilang minuto para mag-blend yung sauce doon sa isda. Yan. Yan. Ay, kapag ka masyadong sticky yung sauce, lagyan natin ng konting tubig para hindi siya matuyo ng gusto. Yan. Para may konting sabaw. Tapos lagyan natin ng kalamansi sa huli kapag paluto na siya. Yan.
tapos haluin. Takes few minutes. Ayan, luto na. Luto na ang fish steak. Wow, sarap. Tingnan nyo, ang sarap. Okay, so luto na. Plating na tayo at ako ay nagugutom na.